Natakam ka ba sa crispiness? Simple lang yan. Dahil tuturuan kitang magluto ng homemade potato chips, panoorin mo lang ang video ko hanggang dulo. Para sa sangkap na kakailanganin, 5 pieces ng patatas hinugasan ko na rin ito bago ito balatan. Matapos kong mabalatan ang mga patatas, dinamitan ko lang ito ng slicer, kung wala naman pwede namang hiwain na lang ito. Matapos itong ma-slice, maaari na itong hugasan gamit ang tap water or tubig gripo. Kung nagustuhan nyo ang content ko, please, like, comment and share dahil malaking tulong na ito para sa pagpapalaganap ng good vibes sa iba. Salamat po! Sa puntong ito mga sis, nagsalang na ako ng tubig para mamaya dito natin, ibablunch ang sliced potatoes. Dahil sa kumukulo na ang tubig, pwede nang i-blunch ang hiniwang patatas ng 10 segundo lang. Matapos ang 10 segundo, maaari na itong hanguin, at ilagay agad sa tubig na may yelo, upang ma-stop ang cooking process nito at di ito lumabsak. After ng pagbabad sa cold water, hanguin ulit, ilagay sa strainer upang mapatulo ito at mawala ang excess na tubig. E-drain lang ito ng ilang minuto upang maging tuyo ito. Next step is, maglagay ng paper towel at ilagay ang mga patatas dito at patungan ulit ng paper towel. Parang lasagna lang at e-press-press lang ito at hayaan lang nasipsipin ng paper towel ang tubig dito. Pero kung may sikat ng araw sa inyo, pwedeng ibilad. Pero kung may dehydrator machine kayo, pwede rin o e-oven. Nasa inyo na ang pagpapasya kung paano ito mapapatuyo ng maigi bago natin ito e-preto. Matapos ang drying process, pwede na natin itong baklasin. Sa puntong ito, nagpapainit na pala ako ng mantika para mamaya e-preto na lang natin ang mga patatas. Matapos ang mahabang proseso ng pagpapatuyo, pwede na natin simulan ang pagluluto ng potato chips. Para pala sa sekreto ng pagluluto para maging crispy ito, kung may 1 kilo kayo na patatas, ay e-preto lang ito ng unti-unti upang ang temperature ng mantika ay di bumaba at ma-maintain, dahil kung ilalagay mo lahat ng patatas ang output nito ay lalabsak. In short, sisipsipin lang ng patatas ang mantika at e-double fry ito para maging mas malutong ito. After nitong maluto, pwede na itong ilagay sa serving bowl at maglagay ng cheese powder at e-shake lang ito katulad nito at pwede nang enjoyin ang homemade potato chips na sobrang crispy.